Babay to pa, huwag na. Sisimba kami. Iwan mo ko, babay ka. Sisimba kami ngayon, maganda yung weather. Ano lang, medyo konting lamig lang. Pero kaya naman guys, ha? Outfit check! Taray, nakadress tayo ngayon. Itong dress galing kay Ate Luvin. Sila mama nag-una nang maglakad. Baka maabutan pa namin sila mama naglalakad. Tinuro mo ba kung saan? Oh, unang simba nila dito sa Canada, guys. Yan. Buti na lang lapit-lapit ng simbahan sa amin. Pwede lakadin. Lakad lang din tayo. Sa bagay doon ka lang. Ay, hindi na. Yung bahay kasi nila mama sa ano lang, malapit din sa simbahan, parang part ng likod lang. Ay, lumipat na sila sa Los Baños. Malapit din ba sila sa simbahan doon? O hindi, madali na sa akin. Ah, drive na? Siguro. O, subdivision kasi yung nilipatan nila mama, kaya medyo, hindi naman looban, hindi naman sila masyadong looban sa subdivision eh. Parang pagpasok mga konting ano lang, konting drive lang, nandun agad sa bahay nila. Ayun guys, dapat may pasok ako ngayon. Nagising ako ng alas 5, 6:30 sana ako gigising. Pagising ko, nag-check ako ng Facebook. Grabe, grabe yung bagyo ngayon sa Pilipinas. Tinamaan, tinamaan yung mauban. Oo, lampas tao. Ah, nag-iiyak na ako kanina, ginising ko si Marvin. Siyempre, pag stress ako, dapat may kadamay ako. Ginising ko si Marvin, sabi ko, be, hindi ko matawagan sila mama kasi... Hindi na matawag talaga kasi... Oo, oo, siyempre nandito ako eh. Oo, yung school... Oo, yung school namin, natanggal na yung mga bubong. Tapos guys, yung likod kasi namin dagat, pero mataas kami. Ayan, dami na kasing naglilipad ang bubong. So, iniisip ko nga sila mama kasi hindi ko rin sila makontakt o matawag ako. Kagabi, relax pa ako kasi iniisip ko, hindi naman nagbabaha sa amin. Never nangyari yon. Nalampas tao talaga. Tapos, mga nakikita ko, humihingi na sila ng rescue talaga kasi lampas tao na. Tapos, may nakita pang 4 months old na baby, lumulutang na dun sa may tulay. Tapos, ayun, minessage ko yung, ano, sila, Tita Criselda. Tinanong ko kung anong balita dun sa may lugar namin, sa barangay namin. Sabi, okay, okay naman daw. Si pa, umuwi daw sila papa galing sa trabaho, hospital. Papunta sa amin, eh, layo ng hospital, pumuwi sa bahay, di ba, be? Naglakad lang daw sila kasi wala talaga yung maano. Yung motor pa ng mga ng papa, NMAX, so, yun lang yung service nila. Sana naman okay yung motor. Kasi dun talaga sa lugar ng hospital, talagang mataas din magbaha dun. Pero yung bahang hanggang tuhod lang, guys. Ah, tuhod lang? Oh, dati. Dati yun. Nung hindi mga parang ano lang. Ay, ngayon, iba syempre, Baguio to eh. So, di mas mataas. Hindi na nga doon maidaan, kaya hindi na naglakad na sila pa uwi. Tapos, ayun na. Nito na, nung bago kami umalis sa bahay, nag-reply si mama. Wala daw ngayong kuryente sa Pilipinas, doon sa kanila. Tapos, pumasok na daw dun sa taas ng bahay namin, hanggang dun sa baba, yung tubig. Kaya, yun nga, hindi ko nga natanong kasi wala na uli. Lobat na din daw si mama, tumatawag ako. Nagpipiga daw sila ng towel para maano yung tubig kasi dire-diretso talaga eh. Eh, at least kahit paano, naka-ano ko naman sila mama, nakapag-reply naman sa akin, medyo gumaan na yung pakiramdam mo. Kanina talaga, kung kani-kanino na ako nagme-message kasi yung iba kong kaibigan naman nandun eh. Nandun lang sa mauban. So, baka may contact din sila sa iba. Ngayon, tatawid na kami guys. Malapit kami sa simbahan kay mama. Yan, ano sabi mo? Malamig no? Tapos mainit. Ang init sa likod. Taas ang sikat ng araw. Ang init sa batok. Hindi ako nakapag-sunscreen sa batok. Mangusunog na naman yung batok ko. Binaba ko naman yung buko. Pero syempre, ano pa rin yun. Tingnan mo, nakakatuwa sila. Nakatambay sa labas oh. Nagpapainit. Pag may baby na tayo, ganyan tayo lagi. Sarap ko yung ganyan din, yung kakain sa labas. Hindi talaga nakakain sa labas. Kakain sa labas, na labas ang bahay. Guys, dito na kami, mamaya na lang ulit. Ayan, taga-picture muna si Marvin kala mama. Sila mama kasi mahilig pumuntahin sa mga simbahan. Iba-ibang simbahan na yung nagano sila, ano yan? Bisita iglesia ba yun? Ayan, taga-wow, photographer. Ayan. Our Lady of Fatima, guys, yung malapit sa amin. Ganda ng panahon ngayon. Hindi na masyadong kalamig. Kanina yung lumabas kami, medyo mahangin. Ba ngayon, hindi na masyado. Hindi na masyado. Wala na masyado. Magbe-breakfast kami sa McDo.
Ayan, iyan kasi yung pinakamalapit dito eh, nakainan. Ayan sila mama, oh. Inanap nila mama yung ano, pasukan. Si Tita Lani, nanonood ang vlog namin. Be! Si Tita Lani, taga San Pablo. Bebe! Taga San Pablo. Si Papa po, taga San Pablo po. Doon po siya pinanganak. Oh, Aquino. Aquino daw po. Picture muna kami. Okay. Ayan. Picture kami. Ayan, breakfast. Anong in-order mo? Sa laruan. Anong laruan? Free? Free, may bayad yung laruan. Free talaga, kumuha ka po ng laruan. Alin sa akin, be? Para kay Nathan na lang. Hindi pa naman malalaro na Nathan to. Ah, bago to, no? Bago. I-ano na, sanitize lang muna natin. Ano yan? Baka nilalagay yan sa aquarium. Ano yan? Dolphin pala to. Para sa kayo ng ilong, ah. Ang haba. Cute. Cute yung ilong ko. Pupunta lang muna kami ng ano, guys. Seafood City. Papasyal kami nila dito. Lapit lang naman. Dito lang. Alam ko dito lang yung Seafood City. Ayan. Picture sila mama. Picture sila sa Seafood City. Pangalawang beses namin pumunta dito. Tapos yung isang sarap. Bangoso. Tilapia. Barbecue. Kaso hindi na kami nakabalik dito nung last year. Gawa ng mahal eh. Mahal yung mga ano dito, paninda, grabe. Pero pagkain naman, yun gusto nga namin try dito. Be, dito yung masarap doon, yung Dilis, di ba? Yung Dilis. Oo nga. Mga street food. Kaso mahal ata ito. Walang presyo. Walang presyo. Ah, nakakamiss naman yung mga yan. Oh my god, yun yung gusto ko talaga, guys. Bitukang baboy. Tama ba? Bitukang baboy. Isaw. Iba yung isaw nila dito, no? Yung isaw natin, yung parang uod. Uod, grabe sa uod. Parang ano siya, ganun. Oh, squid akin, squid. Ano isa po squid? Squid po. May rice? Apo, may rice po. Mga Pilipino lang sa body ko. Ah nga, puro Pilipino. Ano ba yan, inasal? Ha? Manok po siya. Lalaing o, tapos bopis. Tapos ano, munggo. Gusto ni Marvin kare-kare eh. Di kare-kare na lang kukunin namin. Filler choplan, sarap. Tapos siopang, sarap naman. Guys, yoo! I miss you. Yan kay Marvin, barbecue. Hindi nagsasawa sa barbecue. Picture! Kay Papa. Ah, salmon kay Papa. Okay. Hindi daw ang show, hindi daw busog pa rin, pero ang bilis mahubos. Patakita pa yung laman ko. Dami laman. Tsara, basura na. Ako, busog na busog. Ang tapon, sayang din to, wait lang. Si Marvin, busog ka na be? Pero, Chaco. Nandito naman kami sa, saan nga to? No Frills. Pero ano na to, parang mall na rin, no? Ayan, no? Iba-ibang store. Oo nga, sa Dalarama. Ah, iba pa to. Dollar store. Okay po. Okay po. Ganito pala. Ito pala yung dollar store na tinutukoy ni ate. Iba pa pala yung Dalarama. Your dollar store. Dumayo lang kami para sa itak. How much is you? Ano lang, yan, itak siya katimba, hanap tayo ng timba. Oh, pang ice cream, uy. Baka may kailangan pa. Ay! Skip. Hanap ang tingnan. Mura din na, magkano yan, be? $10 yan. Mahal din pala, no. Ayan, no. Timba. Mahirap yun, magkakano ko yan. Kaya na yan. Presyo. Sa ilalim, ma. Ayan guys, uwi na kami. Nakabili na kami ng timba. Sila Tito Jerry ng grocery sila sa No Frills. Aray ko. Lubak. Lumubog ako eh. Dito na tayo. Let's.
Alam ko yung starter bed, Binigyan kami ni Tito Jerry ng ano, gatas, mais, tubig, ano pa ito, tinapay. Thank you po! Ganda! Bango sa labas, mong dali sa mga halaman, guys. Ganda! Pupunta kami dun sa Taste of Korea, guys. Nakapagpahinga naman. Nakatulog ako isang oras din eh. Kaya hindi na ako nakapag-vlog kanina. Pagkapasok namin. Ganda na oh. Ganda na ng mga halaman ni Tito. Ayan. Ayan na yung rose, guys. So, hintayin na lang tumubo. Mamulaklak siya. Madami to eh. Meron pa dun. Warden Station na, guys. Naglakad lang kami kasi naiwan na kami ng bus. Check muna. Saan mo check? Ah, dyan na. Doon na lang i-check ni Marvin kung magkano pa yung laman ng Presto card nila mama. Pero ilang beses lang yung ginamit. Nag-grocery kami. May $10 pa. Okay. Diretso na ba to, be? Okay, diretso na pala to dun sa ano, Taste of Korea. Dito lang din sa Scarborough eh. Yan sila mama. San, be? Malayo lakad? Ha? Okay. 7 minutes. Malakas ng hangin man, oh. Ayan, guys. Taste of Korea. Hindi kami nakapunta dito last year, eh. Busy kasi. Guys, late na kami. Ano? Wala na. Pauwi na kami, guys, sa bahay. Kasi sarado na rin yung STC. Dahil hanggang 7 p.m. lang kapag Sunday. Kaya ayun, pahinga na lang kami kasi bukas Monday na naman. Maaga yung gising namin ni Marvin. Kailangan ko rin magpahinga dahil maaga rin ako nagising kanina. Kaya ayun. Guys, kadadating lang namin dito sa bahay. Lamig na. Kasi ano na eh. Mag 7:30 na. Tapos ayun, nag-ano ko. Wala pa rin. Hindi ko pa rin makontakt sila mama. Pero buti na lang. Kanina na ano ako eh. Siyempre eh. Nung nakontak ko sila, 7 na ng gabi sa ano, sa Pilipinas, guys. So, naulan-ulan pa ata noon kasi sabi nga ng mama ko, wala daw tigil yung kanilang yung sa lakas ng ulan, pumasok na yung tubig dun sa second floor namin, tapos bumababa dun sa first floor namin. So, baha nga mula taas hanggang baba, punas sila ng punas. Tapos yun, tumatawag na ako kasi nag-chat nga si mama sa GC namin. Eh, natawag ako, wala daw siyang, mahina daw yung kanyang data. Tapos palobat na rin. Tapos hanggang ngayon wala pa akong ano. Buti na nag-message yung kaibigan ko kalapit bahay namin. Okay na naman daw. Wala nga lang kuryente pa. Tapos yun nag-aayos nga, sobrang hangin nga daw. Sobrang hangin daw kasi parang naglipadan kasi yung mga bubong dun. Ewan ko lang kung yung bubong namin ay nalipad din. Sana naman hindi kasi grabe, nakakaano naman. Tapos sa yun, ang dami nang nag-aano para maka... nakakaano kasi yung papasok dun sa bayan namin. May gumuho na lupa yung kalsada. So, ewan ko kung may makakapasok sa Mauban. Tapos yung mga papuntan Lukban. Sana naman eh, ano. Kasi, grabe. Kanina sumimba nga kami na habang nagdadasal ako. Hindi ko na malayan. Tulo na talaga yung luha ko. Umiiyak na talaga ako. Siyempre, kinakabahan ako kasi hindi ko na uli na contact sila mama. Tapos yung nangyari sa bayan namin. Kasi first time, as in first time guys, nangyari. Ang daming lampas tao na kasi yung tubig. Tapos yung iba humihingi, mga post na humihingi na ng tulong. Kasi may mga anak sila, may mga baby. Hindi nila alam kung paano na sila. Kasi yung iba ata nasa bubong na. Ang hirap daw ng ano... Yung mga nagre-rescue ba? Siyempre, ang dami nilang nire-rescue. Ayun, pinagdasal ko sila. Siyempre, yun lang naman yung magagawa natin, no? Tapos, dun din sa dating lugar nila, Marvin sa Bae, tumahas din daw yung tubig. Kasi dun talaga bahain. Ewan ko lang kung lampas tao din yung ano. Kasi kanina, talagang nakaano ako pala mama, eh. Kung sino-sino na nga ang chinat ko, guys. Sana magkakuryente na para makausap ko na uli sila. Buti na lang nandun yung kapatid kong lalaki. Hindi may katulong sila mama doon. Kasi kung wala si papa, si mama, siya kayong bunsong kapatid ko na 11 years old lang yung nandoon. Tapos yung dalawa naming aso.
iniisip ko din yung mga gamit namin. Siguradong kung nabasa yung sira lahat yung TV, ref. Kasi galing sa taas yung tubig eh, dun sa second floor namin. Dami pa namang, ay nako. Grabe. Sana naman hindi ano, mga ligtas naman sana yung mga iba naming kababayan. Kasi ngayon nga nakita ko na may baby, may nakitang baby sa ano, sa may tulay. May tulay kasi dun sa aming daanan, dagat yung ilalim. Lumulutang daw 4 months pa lang. Tapos yung nakita ko ni Marvin kanina guys, na umiiyak na ako nung nasimbahan kami dito sa Laco. Nalayan niya ako, sabi, huwag ka na mag-alala, magiging okay din, ganyan, ganyan. Diba, pag mga ganyang nangyayari, ang hirap kasi nandito ko sa abroad. Buti na lang yung ibang kaibigan, mini-message naman ako, huwag na daw mag-alala kasi syempre alam naman nila. Ano, malayo ako, nag-aalala ako, hindi ko makontakt sila mama. So ayun, papahinga na ako kasi talagang aga ko nagising guys, alas 5. Pagka nag-ihi lang kasi ako, umihi lang ako, tapos napahatingin ako sa cellphone ko, ayun. Nakita ko na ganun. Hindi ako nagkocontact kala mama kagabi kasi kampante ako. Kasi hindi naman bumabaha sa amin, kung bumabagyo lang, malakas lang hangin, ganun lang guys. Kaya first time talaga, kaya ang dami nag-post na first time nangyari yun sa bayan namin, sa bayan ng Mauban. Yun. Yun lang naman guys, magpapahinga na rin kami kasi si Marvin nga. Nagising ko rin siya kanina kasi hindi ko na alam, may umiiyak na ako kanina madaling pagising ko eh. Sabi ko hindi ko makontakt sila mama, ganyan ganyan. Eh di napatayo na din siya sa akin. Tapos yung gising na rin sila mama Aida kasi tinatawagan din nila. Dahil yung lumang bahay nila mama yung dati na lang tinirhan, bumabaha nga doon kasi may iba pa silang mga gamit. Doon siya kayong mga kamag-anak nila Marvin, nandun. Binabaha at inlampas tao din kasi ang baha doon guys. Kaya nag-aalala din si mama. Tapos yung hindi nga may bagong bahay sila, mag-isa lang doon yung kapatid ni Marvin, yung pangalawa. Siya lang nag-aasikaso punas-punas doon. Ay nahabi nga ng mama, nakakaawa nga naman kasi mag-isa nga. Ayan, magpapahinga na muna ako guys kasi may pasok pa kami ni Marvin bukas. Kakain lang kami, tapos ayun. So, papaalam na ako. Bye guys! Okay.